Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think... Guys, welcome back to my channel. Nandito kami sa Center Mall. Malaking park dito sa aming, ano, sa aming lugar. Magre-relax muna, guys, kahit ilang oras lang. Kasi kanina, bugbog kami sa trabaho. Kaya magre-relax muna sandali. Habang magre-relax dito, sasamantalahin ko na lang ang pagkakataong ito. Kasi maganda ang view, maaliwalas. Maganda dito mag-vlog, guys. Ang topic natin ngayon, guys, ay tungkol sa mga pagkain na di dapat kainin sa mga taong may bukol. Kasi marami pa rin ang nagtatanong. Pero paalala lang, guys, hindi ako expert, hindi ako doktor. Ito ay base sa aking karanasan at sa mga nag-comment din sa aking video. Kaya kung may alam kayo na mga bawal na kainin sa may mga bukol, i-comment nyo lang, guys, para dagdag kaalaman na rin sa mga nanonood sa video natin. Kaya ginawa ko tong video na to para sa mga hindi pa nakakaalam. So ito na po ang kasagutan. Please watch. At number one, guys, ay manok. Bakit? Kasi ang manok, guys, ang pinakain ng manok ay feeds. Unlike kung ano, alaga mo at saka yung pinakain mo ng manok mo ay corn at saka bigas. Mga organic foods ang pinakain ng ano mo, ng manok mo. Pwede yun. Pero kung manok na binili mo sa market, bawal talaga yan kasi ang kinakain yan ay feeds. At saka may injection yan para tumaba yung ano, yung manok at saka mabigat ang timbang. Lalo na pag i-chicken barbecue. Sabi ng ano, kaibigan ko na tagaluto ng chicken barbecue, may injection daw yan para bibigat at saka maging chubby yung katawan ng manok. Malaki tingnan ang manok. Kaya yan ang nakakasira sa katawan natin. Number two, itlog. Bakit bawal ang itlog? Kasi yung ano, yung manok, pakainin mo lang ng feeds, itlog ng itlog yan. Unlimited itlog. Meron kaming alaga noon na manok. Pinakain namin ng feeds. Araw-araw mangingitlog ng tatlong beses. Minsan apat. Grabe, unlimited itlog talaga. Pag, lalo na pag maraming manok, di marami ding itlog. Feeds lang ang ipapakain. Mangingitlog yan. Kaya yan, nakakasira talaga sa katawan natin. Kasi hindi organic. Walang ama. Walang ama ang ano, manok, nangingitlog siya. Walang ano ba, walang lalaki na manok. Number 3, processed foods like bacon, hot dogs, noodles, canned goods, fries at marami pang iba. Basta processed foods kasi alam nyo may mga chemicals yan na hinahalo na nakaka-cancer. Number 4, karne. Karne ng baboy, lalo na yung karne ng baka kasi yung karne ng baka ay masyadong mamantika, oily. Nakakasama yan kahit sa taong walang bukol, nakakasama ang mga oily foods. Number 5, rice. Too much rice ay nakakasama daw, sabi ng nag-comment sa aking video. Kasi nagpa-check up siya sa doktor. Binabawalan daw siyang kumain ng maraming rice. Pero para sa akin, pag ano, pag makulang ako sa rice, nagugutom talaga ako. Hindi ko kaya. Mas more ako kumain ng rice kaysa ulam. Pero yung ulam ko lagi ay gulay. Kung kaya nyo ng kanin na mais, mas okay yun kainin. Number 6 is bread. And number 7 is junk foods. Junk foods, bawal talaga yan kahit sa mga bata at kahit sa mga walang mga bukol. Bawal talaga ang junk foods kasi nakaka-UTI din yan. Hindi talaga dapat dalasan pagkain ng junk foods. At number 8, guys, number 8, bawal na gulay. Yung gulay na tumutubo sa fertilizer, hindi tutubo kung wala siyang fertilizer like repolyo,
pichay. At marami pang iba guys, hindi ko na ma-mention. Basta mga gulay na di tutubo kapag walang fertilizer ay bawal. Ito ang mga gulay na dapat kainin. Malunggay, saloyo, tugabang, kamutitaps, kangkong, tinangkong, okra, talong, sitaw. Kahit yung ano, yung may mga buto na gulay, munggo ba, beans, ano pa dyan, yung mayroong mga buto, pwede yan. Kasi kumakain ako, hindi naman, madalas akong kumakain ng ano ng munggo, hindi naman sumasakit yung suso ko. So, okay lang, kahit may mayroong buto. Like, peanuts, pwede din yan. Kung nakatira naman kayo sa syudad, mahirap talaga maghanap ng mga gulay na nabanggit ko, like malunggay. Yung malunggay, pwede mo itanim sa malaking pots. Yung alugbati, tugabang, okra, talong, sitaw, pwede yan itanim sa mga empty bottled water. Pwede mo yan, madali lang yan tutubo. Sa isda naman, ang bawal ay bangus, tilapia, bugkanon, panit. Yung mga malalaking isda kasi madugo yan. At saka nakakabinat talaga yan kahit sa may mga ibang sakit, nakakabinat yan. Pati shrimps, yung malalaking shrimps na tubong pispan, bawal yan. Okay lang pagkuha sa dagat kasi ang kinakain sa dagat ay organic. Pero pag tubo sa pispan, yan ang bawal kasi feeds ang pinakain. Yung squid naman, okay lang din kasi laking ano yan eh, laking dagat yan eh.